Ayan, yung mga talakitok na bagong dating. Pero kasi nagdala. May ilang peraso, Jay? Di rin ka maaram? Ito. Video na. Dariyo, sa mga lamrag. Eh, parang kamang video yan. Maya. Video pa ka. Siyempre. Araga. Alam mo, kita. Ayos. Kita, sige. 5 mil. Size mil. Baka size. 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 4. Quatro tres. Two times. Quatro tres. Three times. Dos. Dalawang dos. Ano lang, nasisikita lang yata yan eh. Apalag pa. Apalag. Oh, patakas. Ang tres. Huwag mo lang yan oh. Muna, kay bibidyo pa ako. Diyan lang muna. Ito mga kapista yung 5 inches na lapu-lapu. Itong 5 inches na lapu-lapu, bago lumaki itong fingerlings na to, ay abuti ng mga 8 months. Kasi once yung lapu-lapu umabot na sa ganitong sukat, lalo na pag nakokondisyon na, mabilis na silang lumaki. Lalo na kung matakaw na. Lalo na kung sagana sa pagkain. Yun, ganito kalaki. Yung 4 to 5 inches, yan yung mga sukat ng fingerlings ng lapu-lapu na mabilis na silang lumaki. Ito naman yung 2 inches. Ayan. 2 to 3 inches. Yung 2 to 3 inches, abutin doon ng mga 10 hanggang 1 taon bago ma-harvest, bago marating niya yung kalahating kilo na timbang o kaya depende. O medyo matakaw, baka abutin niya yung mga 800 grams o 1 kilo. Kaso sa panahon niya yun na medyo mahina ang trust space. Minsan, naabot pa ng 2 araw, hindi kami nakakapag-feeding. Ayan. Panahon ngayon na mahirap yung isda. Lalong-lalo na karamihan ng mga pagkain namin ay galing sa mga illegal fishing. Yung lambat na nanghuhuli, maliliit yung mata. Ayan, nilalagay na sa lambat. Yung 2 to 3 inches, meron lang siyang maliit na lambat na buhay-buhay yan. Pag condition na, ililipat na sa malalaking net.
ang pag-aalaga ng lapu-lapu ay tiyagaan lang. Kailangan tuloy-tuloy ang pag-load ng mga bagong fingerlings para tuloy-tuloy din ang harvest. Pinagsasama yung 2 to 3 inches, tsaka yung 4 to 5 inches, iba rin, ibang lambat. Tsaka yung 5 to 6 inches, iba rin yung lambat nila. Kaya yung ibang nag-aalaga ng lapu-lapu pagkatapos mga harvest ay tumitigil na kaagad, lalo na kung konti lang yung alaga nila. Dahil nga sa matagal yung pagpapalaki ng lapu-lapu, kaya dapat walang tigil yung pagbili mo ng fingerlings para may na-harvest at yung na-harvest ay napapalitan. Kaya kailangan tuloy-tuloy yung pagbili ng fingerlings. Malapit na kami mag-chinch net at madumi na yung aming lambat. Lalong-lalo na, mainit ngayon, summer na. Kailangan na namin mag-chinch net.